talaga. Pwede mo kasing isipin, pang ano nila yun eh, pang laban sa mindset ng kalaban. Yan. Kasi kung hindi mo natatanong, Sona, bago magsimula ang drop, sinabi ni Mo Bazin, in English ha, in English. What is in English? Sabi niya, we really want to fight Team Hack. Oh. Sabi niya, kasi daw, because Team Hack is the MY champions. Oh. Gumanon siya. Nga. In English. Yun talaga sinasabi niya, no? Oo, yun talaga sinabi niya. Oh. And then they said na, we need to beat Team Hack. Oh, ganun. So that in we can English, get the upper English. Bracket. Ganun yung sinabi niya. So, yes. Pag natalo nila yung Team Hack, haharapin ni... Ay! Pag natalo ng The Valley ang Team Hack, haharapin nila ang Echo! Sa knockout! Grabe! Stonks pa lang ano nun. Ang ratings nun pag nangyari yun. Oo, men. Doon na magkakaala. Doon na magkakaala. Kaya pala nakangiti na si Mr. Peter Bryce. Sabi niya, we need to get this win at all costs. At all costs. Kasi Echo na ang makakalaban nila eh. We're ready. Oh, we're ready. Kaso syempre, di mo pwedeng baliwalay ng Team Hack. The champion. For a reason. Champion nga yan eh. Biruin mo, tinalo nila yung laging nagja-champion sa Malaysia, Todak. Todak, no? Diba? Pag nasa Malaysia kasi ang Todak, doon sure ka. Pero pag nasa international, doon ka hindi sure. Hindi ka sure. Oo. Oh. Kaya napakaraming mga tao na nag-root para sa Todak. Pero ngayon, sa pinapakita ng Team Hack, napakarami na rin ang mga tao na sumusuporta sa kanila. Ah, totoo. Kasi nandun yung mechanics, nandun yung wins and losses. Alam nila kung ano yung pakiramdam ng manalo at matalo. Pero ngayon, ang kailangan nila ay manalo to get the extra breather, yung breathing room sa upper bracket. Pero when you take a look at the draft, of course, 1-1. Interesting. Pinakawalan nito para kay Panda. Pero ang sagot naman ng The Valley, Lolits. Ito yung nasa Kiss to Awesome Victory kanina Lolita. Pick-urban mo kagad. Maganda yung Lolits pick, lalo na against sa 1-1. Plus, kita mo naman kung paano yung The Valley maglaro. Parang mala-echo din yung laro ng The Valley. Mahilig din sila sa... Kapag meron sila mga hero na pick up one, focus fire. Quick kill din. Mm-hmm. Kumbaga, isang with a snap, kayang-kaya nilang kumilagad. Kasi mataas din yung kanilang mataas yung kanilang chemistry in terms of getting a gank. Gusto ko yung mix and match nitong Eve tsaka Lolita. AOE, tapos yung real world manipulation pa, meron kang stun, pero ito talaga. Favorite ni Gary. Favorite to. Oh. Hindi laging nawawala sa listahan tong Diroth. In addition to that, there's also the Kadita na pupwedeng to target din sa Eve from the backside. So at least meron na silang access doon sa mga backline plays na posibleng gawin itong The Valley. Pero ayun na. Nanakaw eh. Nanakaw yung Diroth na favorite pick ni Gary. Kung may Gary B, may Gary D. Tama. Gary Diroth. Tama. Para kay Gary dito sa Team Hack. Lagi mong tatandaan, si Gary, pag nakuha niya na yung Diroth, Hataw na talaga. Huwag kang matakot. Hataw at galaw. Hataw at galaw. Ay, nakita mo yung stats ni Gary. Kalaban ni Gary dito ay si Mobazin. Sipin mo naman. Hataw na talaga si Gary dito. 8.2 compared to 4.3 yung KDA nila. So I feel like Mobazin nagiging parte siya madalas ng mga objective takes. Oo, and given na ang madalas niyang ginagamit is yung mga tanky heroes ngayon, kaya siya nalalagay kasi siya yung madalas na from a front line. Meanwhile, para kay Gary naman, it's kind of different. Kasi kailangan niya pa ng... Oh. Kasi pag mga lingang gamit ni Gary, kailangan niya parang pa ng... Wait lang ha. Wait lang, wait kailangan lang. Ko pa ng energy. Kasi Gary ako eh. Gary ako. Hindi ako pwede muna ng energy. Hindi pwede. Mr. Pure Energy for a reason. At yan ang mga hero kasi ni Gary. Mga assassin. Hindi siya makakahataw pag wala siyang energy. Hindi siya mapapadibali na lang. Talagang laban siya. Ganun. Ililid niya to victory ang kanyang mga kape. Tama. Kaya nga siya inasa kiss to victory si Gary eh. The warrior. Mm. Is a child. Oo. Tignan natin kung gaano siya ka lupit laban kay Mobazin. Ito na yun eh. Ito na, si Laban Gary. Laban na to para sa upper bracket. Ang kulang na lang dito si Gab eh. Pero si Gary muna. Gary D. With Gary the Diroth. Yun ang nga lang ang pinag-uusapan kasi parang lagi niya pinipili yan eh. Oo, favorite niya yan. Siya lang ang nagaganyan sa lagi mong Empire. Lagi mong lililink. Kung may blind item, di ba? Lagi mong ililink si Diroth tsaka si Gary na magkasama palagi. Gary D. Gary D for a reason. Ang pinili dito, Grak at tsaka Panda. Parang Welcome to the jungle. Na gusto nilang counterin. Ay! What is this? Biglang nag-switch. May switcheroo! Ibig sabihin,
hindi si Gary ang gagamit ng Dairot. Ling ba ang gagamitin ni Gary? So, ang ibig sabihin ba nito ay si Lola na nasa XP lane? Oo nga! Ganun na nga, totoo ang chismis, Manjin! Totoo ang chismis! This is the Ling serving it up Gary's way para dito sa side ng Team Hack. Ngayon, ang hindi ko natuloy nakita yung last pick ng Iritel. Iritel. Grabe yung hype ni na Assassin Dane. Parang ang bilis nilang piniling Iritel. Expected mo ba tong link pick na to? Honestly, didn't expect it. Kasi nga, di ba madalas na nakikita natin si Gary yung gumagamit yan eh. Pero ngayon, ngayon na Ling naman ang kanyang gagamitin, there is a lot of burst damage para sa side ng Team Hack. Meron din namang mobility dahil doon sa Cloud Walker na meron si Ling, plus yung palangoy-langoy na meron itong katita, either si Min or si Man ang gagamit niyan. So, the Valley, kailangan nilang iwasan yung ganun because Team Hack, meron silang opportunities para kunin or hanapan ng information itong the Valley. This is it. I like it. Parehas aggressive pagdating sa early game. Parehas malupit pagdating sa laning. Ang labanan ng the Valley from USA, from the North. Kalaban dito ang Malaysian champions. Ang Team Hack, laban papuntang upper bracket to. So na, kung sino mananalo dito, kakalabanin walang iba kundi ang Echo kapag nag-upper bracket. Matutuloy ang kwento ngayon sa pagitan ng dalawang teams na to. Very interesting yung ginawa ng Team Hack dito. Prioritize nila yung orange buff laban doon sa purple buff nitong si Gary. Because usually, what you would have is kailangan i-lean mo yung lane mo doon sa kung saan magre-respawn or kung saan magsuspawn itong Lethal Wanderer. And now, they're just trying to dish out information. Nagkakaroon ng poking capabilities dito si Min and si Super Shark habang hinihintay pa natin lahat. A good Lethal Wanderer secured by the rest of the members of Team Hack. Re-initiate muna tayo or retreat tayo sa ngayon dahil nakuha na natin ang gusto natin. This is it. Kuya Sona, medyo chill muna ang dalawang kumuna na ito. Kalma lang. Si Basic ngayon ay going up against Lola on this Dairot. So medyo nag-switcheroo ha. Mm-hmm. Gumold yung Dairot dito to get the extra gold. Tapos naka-XP naman yung 1-1. Kasi ang plano dito ng THQ is to utilize the Hilda or the Vision eh. And sila lang talagang gumagamit ng Hilda, no? Yung Malaysia lang. At saka, Malaysia lang din ang madalas na nagkakaroon ng switcheroo in the very first few minutes ng ating laban na nilalagay nila yung gold laner sa XP lane and vice versa. So ngayon, ang goal nila is malagay si Panda into a level 4 position para kahit papano magamit niya na yung crossbow of tang niya kagad. Same thing para kay Diroth. Lola, magbe-benefit din siya dito sa gold lane dahil magkakaroon siya ng gold, makakapag-itemize siya, lalo na Diroth yung gamit niya. So early game scaling. Oo nga eh. Tingnan natin ha kasi kailangan ng item ni Lola. One thing na kailangan sa isang Dairot is to get the snowball. Lalo na kapag hindi ka nakalapit, di ka rin makaka-lifesteal eh. Pero favorite kasi nila to, Sons. So na. Andito na naman sila. First blood, make it happen. Pero si first blood na punta kay Min at noon yung turtle na napunta na naman sa kanila. Min, nilapit, papalayo sa base ng militar nitong the Valley pero makakatakas pa rin yata sila as Min tries to run away. The rest of the members, nandun pa rin yung hammer. Si Min, nakikipaglaban sa tatlo, hindi niya sinusukuan na lahat pero it seems like everything is gonna be done dahil nandun naipit si Min sa pagitan ng apat pero Team Hack still successful in trying to get everything else. The Valley gets the turtle. Sinadya din ni Min na pumunta na doon, pwede pa siyang makaback doon pero tingin ko sinabi niya kailangan nyo ng space para makakuha yung Team Hack ng onting kalamangan pagdating doon sa lanes. So medyo na delay ang the Valley ng bahagya lang amang. Bahagya lang. But then again, that's a kill. Pero in a way, yun talagang trabaho ng isang Hilda to get vision and as much as possible, wag kang ma-dead. Pero since Ling ang inyong jungle, eh, kailangan mo talaga yung space na yon para kay Gary. Let's see kung paano babawi ang the Valley dito. Ito pa rin yung kwento para sa kanila. Ang kailangan nilang gawin is to secure a lot more objectives, lalo na kung ang gusto nilang puruhan ay itong si Basic na nasa bandang ibaba. Kailangan niya pa ng scaling para makapag magkaroon ng kaukulang damage para makapag-contribute sa side ng the Valley. And Team Hack, knowing this, naglagay sila ng dalawang tao or dalawang heroes dito sa bandang ibaba. That is Lola and Man. Tignan natin kung may mangyayari ba
Blade of Heptis is already secured here by Lola. Basic trying to zone everybody else. Tatlo ang meron dito. Basic, can he escape? But the answer might just be no. As Basic, bam! Ginamitan ng Rough Waves, ginamitan ng Tempest of Blades, and there you go. One is finally down. Man, nasalubong nitong si Super Shark, napatalo ng bahagya. And there you go. Another one. Attacking them once again. Benga. Super Shark. Naging Kryptonite si Gary, taking it. Team Hack gets 2 kills. At kitang-kita mo naman dahil dun sa space na nangyari, nagka-energy bigla si Gary dito. Tuloy na ang hataw. So na, basag pa yung Tori sa bottom lane. At pwede pang mag-switch ng bahagya ang Team Hack because of that pick-off. Uy! Ang ganda ng simula ng Team Hack dito. Kailangan dito ng dabali ng counter go in terms of clash. Tinan mo naman si Gary, oh. Sumusubok talaga pero wala siyang ulti as of the moment. Meron siyang retry pero magagamit niya kaya. Min, sinusubukang istorbohin yung iba sa mga members na nagagaling sa Davali pero TV gusto talaga nila makuha itong turtle and they will be successful in doing so. Basic, nandito na sa bandang gitna pero wala naman siyang makukuha as Team Hack retreats pero Davali nakakuha ng major objective. Alright, makikita natin ngayon na yung Davali ay hindi pa rin na mawawala sa composure. Mm-hmm. Kahit na lumalamang ang THQ, look at the link right now. Level 7, lamang pa rin si Boba Zane ng level. Kasi kumbaga, akay pa rin to. Scaling pa rin ang gusto ng Davali. Susubok sila dito mag-pick off. Let's see kung magiging enough. Oh, napalaban na lang si Lola. Super Shark na naman ang mahahanapan. Pero hindi nila matatanggal si Lola. And they will be successful in bringing him down. Habang dito sa bandang itaas naman ay Team Hack sumusubok din gumawa ng panibagong gank sa itaas just to equalize the situation. Pero hanggat may kalamangan sila dun sa baba, the Valley needs to prioritize the lower lane para sa ganun ay makuha pa rin nila yung kalamangan. Pero it seems like it is gonna be another turret na mapapabagsak ng Malaysian squad. This is it. Sabi pa rin ang Team Hack. Game pa rin. Laban pa rin kami. It's an even ball game. Hindi ganun kataas ang kalamangan ng Malaysia dahil nakakapitas ay ng paisa-isa ang Davali ngayon. Pipitasin pa nila si Min. Nakakasalubong si Min at siya mawawala, Gary, using that Tempest of Blades para makaalis na naman. Pero heavy spin ang makakakuha sa kaniya. Mr. Pure Energy is down at hindi siya makakapag-concert sa Land of Dawn at nandito pa rin ang pag-atake ng Davali punishing the countermeasures ng Team Hack. Inabangan siya ni Moba Zane pagkababa niya. Medyo magulo ang nangyayari pa din. Dahil yung ginagawa lang ng Team Hack dito so na is to give space to Panda. But yung sinasabi na ng Davali, group up na tayo. Laban na tayo. Isama na natin si Basic. Every time na may ultimate si Moba Zane, try natin gamitin. Every time na may ultimate si Fire Chicken, gamitin na rin natin maging si Super Shark. Ang dami rin kasing crowd control ng Davali dito. Knowing na merong Ling, lalaban sila dito ng pick off game. Klarong-klaro na lumamang sa objectives ang THQ because of this Hilda Vision game. But then again, Davali hindi nawawala, hindi nalilito. Lalaban pa rin pagdating sa mga pick-offs. Nag-benefit din sa Davali yung pagsama ni Basic. Tingnan mo naman, 2 kills kaagad under 7 minutes. Eh kung naipit talaga siya doon sa gold lane, ay tsak mahihirapan pa siya lalo. Which is why it is a good sign for Davali. But Team Hack, na secure nila yung panibagong turtle na naman na mapupunta on their side. And they want more as they get the turret for themselves. Magiging successful na naman sila sa pagkuha niyan. Pero si Mina ipit na naman. Super Shark ang kanyang mamamataan pero yung Numinum Blast ay walang tatamaan. It's Team Hack still making the easy conversions. Lola naman sa kabila. Moba Zane ang kanyang target. Gary, jumi-jepi lang ng konti. Naghahanap siya ng tamang makukuha dito. Oh. Pero nandun yung Real World Manipulation Man sa madalikuran. Nag-swimming na naman pero hindi siya makakatakas dyan as no casualty for the Valley. Team Hack converting macro-wise. Kuha na lang muna ang Team Hack dito ng mga objectives. Even though they want to push that one, makunat pa rin ang lineup ng Davali. This is an Akai and a Grok na laging may pang-counter go. Pero ang nagiging dilema talaga ng Davali dito is this Hilda pick. Hindi makapwesto si Hun ng maayos. Kasi kapag pumesto si Hun, may kadita pa. So yun yung nagiging dilema ng team na from the north ng Davali na na-out macro sila ng kupunan ng Team Hack sa lahat ng mga situation. Tingnan, it's also courtesy of Min eh. Kasi si Min palagi siyang alam niya kung nasan ka every minute. Yung kaya Min pala talaga yung pangalan. Oo, every minute, every hour, every day. I watch you. You can no longer go anywhere. Level 8 on this Hilda at yun talaga ang plano. Get the vision. Kapag may vision, may mission. Tama. At ang mission, to get the
to get the towers, to get the objectives. And Min is on a mission. Sige. Kumbaga. Tama. Pag may mission ka, may nakuha mission mo rin yung vision mo, saka papasok yung execution na ginagawa nila. At ganon yung ginagawa ni Min na nakikita niya lahat. Kasi nagre-report lang siya eh. Kakaiba itong Hilda pick na talagang Malaysia lang ang nagpo-pull up. Sila lang ang madalas pumipili nito. And Min, doing his assignment. Let's see kung paano babawin the valley dito. Tingin ko kailangan nila pitasin yung Hilde. Yun na nga eh. Burst nila oh. Mukhang yun yata yung gagawin nila dito. Pero Min mapapatakbo pa rin. Ginamit na ng the valley haros kalamihan sa lahat ng kanilang skills. Basic wala ng ulti. Hul wala na ring real world. And this is looking like a free lord para sa kanila. Pero Super Shark na babalak na naman. There goes. Your no minumblast na tama dun sa dalawa. Min nandun sa likuran. Pero haharapan yata siya ng iba. Mawawala si Lola. Mawawala si Basic. Pero yung iba ay nagwawala na talaga. Mobasin nandun sa bandang likuran. Gary nakikipagsayawan dito sa bandang gitna. Oh! There goes your crossbow of tang. Landing to one. Landing to two. And this is Team Hack na kasi secure na naman ang tatlong kills as the valley retreats. Na-activate na yung ultimate plan ng Team Hack. Bigyan ng space si Panda. Bigyan ng space si Gary. Bigyan ng space si Lola. Space bar. Space. Lahat na ng space. Buong kalawakan ay binigay na ni Min sa kanyang mga kampe dahil doon sa early game vision game. This is the Hilda, classic Hilda pick from Malaysia na nakikita natin ngayon against the valley. Hilda is working wonders para sa Team Hack ngayon. Nahanap nila yung vision and they're executing to perfection. Min na naman gagawin ang kanyang mention pero hindi ganon ang mention na gusto niyang mangyari dahil de-depensa pa rin ang the valley. What is gonna be happening here? Heavy spin para sa tatlo pero walang follow-up. Unfortunately, nandun yung numinumblast. Tatama kay Lola. But unfortunately for them, eh hindi pa rin nila makukuha yan as Team Hack now tries to go to the other parts of the map para makakuha kahit pa paano ng extra inhibitors pero mukhang magre-retreat na sila. Good thing for the valley that is not yet an evolved lord. Goods pa rin naman ang the valley dito dahil meron silang mga pang team fight. Pero Sona, ang gusto ko lang sabihin, ang hirap ng kalaban nung isang 1-1. Ang dami ng pantakas. Napaka ang taas na rin ang damage output. Naka-inspire pa yung 1-1 dito at maging yung Grok nasusunog. That's a Grok na nasusunog. And that is Lolita na nasusunog, na burn. Nung 1-1, wala namang pakialam yung si Panda dito pagdating sa kakukunatan ng the valley. Kailangan ng the valley dito, one good pick-off. Ito, si Min, kailangan nila punish yan eh. Hindi nila pinapunish. Kaso napakabilis kasing manakbo nung Hilda eh. May ano kasi, may sprint may eh. May sprint. Tsaka yung dahilan kung bakit natutunaw itong si White Chicken is because nakagamit siya nung high and dry na dapat sana ay makakuha siya ng isa. Pero teka lang ha, si Man dito ang namataan. Uli nandun yung wild charge and there is your pick-off na kinakailangan para sa side ng Team Hack. Pero Min, planning to cut it and that is one step para makabawi ang valley sa laban na to. Pero parang naisip nila mag-cut ng onte. Uy. Yun nga, tama ka. So na, one step closer para sa the valley. Sila ang gustong kumambak. Wala nang asim movements na kailangan gawin ng Team Hack. Good thing na nakapita sila ng isa. That's Man. That's the Kadita. 18 seconds. Nag-prepare ang the valley to counter this Lord. May DHS na din si Basic. So kaya niya nang kahit papano ishred yung buhay ni Min. Kailangan lang nila ma-hold. THQ, dito na yung panahon na bawal lang may mapita sa kanila. Hindi mo pwedeng maliitin yung comeback potential nitong Team USA ng the valley. Dahil ito na yun, sama-sama pwersa lang sila lagi eh. Dito sila lumalamang eh. Yung kapag nagsasama-sama sila, just imagine, real world manipulation, heavy spin, nandyan pa yung ultimate na nagagaling kay Irithel. Pero when you take a look at it, kailangan mag-back away nitong si White Chicken dahil nandun sa baba, itong si Gary at successfully, makukuha niya yan. So attack mode na naman ang Team Hack dito. Gagamitin mo ba siya ng kanyang heavy spin? Oh! There comes the rest of the members of Team Hack. Tempest of Blaze na naman ang kanyang gagamitin. Super sharp, Basic is out. They master the basics and it is almost a wipeout fight. Chicken na lang ang natitira habang apat standing strong para sa Malaysian squad. Na-activate talaga yung 1-1 ni Panda. Sinabi natin kanina to. This is not the coach from PH. This is the player from Malaysia. At pinakitaan tayo ng Team Hack na wala kami pakialam sa hype dahil mas kami ang hahayupin ninyo. The champions from Malaysia.
defeating the Valley. Proceeding to the upper bracket, the champions of Malaysia. Napakarami ng mga tao na hindi inasahan itong laban na to, but courtesy of those guys. Grabe, Mean and the Man. The connection. The connection, the brothers. At nagdidiwang. Ayun na. At nagsasaya. Chill. Chill, chill, chill. Job's not over, but we will celebrate. Hindi talaga masasabi kung sinong malakas sa M-Series. The Valley is stunned. Dapat, nung nakita nila yung Hilda nung first two, hindi nila pinapunish. I think doon nagkaroon ng dilema ang The Valley. Kasi masyado nilang binigyan ng free reign yung Matilda. Natrap sila doon sa Matilda Jutsu eh. Mm-hmm. Mean and Man. Mean and Man talaga. That's all I'm gonna say. Ibang klase yung naging zoning potential ni Min. Yes. At kung sakali na may makatakas, merong second line of defense. Eh. Yun nga eh. It's Man. Nagagamitin lang yung rough waves. Oo. Na kung sakaling, you know, makatakas at makalagpas kagad yung iba. Oo. Kung hindi ako nagkakamali, nakita na natin tong ganitong type ng lineup na ginawa ng hack, ng team hack. Meron kang isang taga-vision, meron kang jungler na mabilis, tapos yung side lane mo na XP, dapat sustain. Dapat kayang mag-sustain, kayang lumaban. So all through, all out, buong mapa, lahat nakuha ng kuponan ng ano, ng team hack. Mm-hmm. Kung ikaw ang The Valley, ang pwede mong ipanisha na dun is gold. Good lane, kaso hindi nila na-punish si Pandi. Kasi nakapag-scale na ng maaga. Nakapag-scale, oo. Yun doon sana yung bawi nila. Yung kung kaya nilang talunin yung 1-1. Natulungan sana si Basic. Yun nga lang, it's too late to start pretending. It's too late to apologize. Tama. It's too late to say sorry. It's too late talaga para sa The Valley. At doon nadali. Sayang. Lower bracket ang The Valley. Upper ang Team Hack. Ibang klase ang Malaysian squads ngayon na napapansin natin. You need to respect every single team na nandito talaga ngayon sa M4 kasi hindi biro yung pinapakita nila sa ating experience. Cinderella story ba ka mo galing sa MPL MY? Pwes Cinderella story ka may ulit ngayon. Grabe. Getting the upper bracket. Stunning what was known as, you know, one of the teams na talagang dapat sana ay mamamayagpag. They surprised everyone once again. Isa sa mga team na hinahype ng lahat. Sabi pa naman ni Assassin Dave in Tagalog, kung pupusta ka, pumusta ka. Sa The Valley. Sa The Valley. Metaphor yun, ha? Metaphor yun. Metaphor. Oh, metaphor yun, sabi niya. Grabe. Hindi ko kinaya yung ano, yung team hack. Palag-palag lahat ng team sa M-Series talaga. So, na, I can't believe it. Isang team lang ata yung nakita natin na 0-3. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero, dito natin mapapatunayan na nag-step up lahat ng players, Sona. Ibang klase ang napansin natin from everyone else. In behalf of Manjin, my name is Sona. Maraming salamat sa pagantabay sa amin. Bato muna natin kay Rockheart para malaman kung ano nga ba ang kanyang analysis. Well, I have to say, iba talaga ang timpla. I think, at this point, nice one, Assassin Dave. Yun lang masasabi ko doon. Anyway, welcome back here sa ating alista ng Office Rockheart. And let's break that game down because grabe, ito talaga ay isang malupitang Cinderella story. Tama, ang ating mga caster. Team Hack, ang kampyon ng Malaysia ay ngayon nasa upper bracket na. After all the hype, after all the predictions, grabe, they overcame all the odds at nagpakita sila sa atin ng isang malupitang lineup. Now, I have to say, nung draft pa lang, nakita ko, 1-1. Uy, Ling, medyo, I have to say, kinabahan ako. Kasi mahirap siyang gawin. Ika nga ng ating idol na si Leo, one of our casters in the English. Talagang ano to eh, expensive. You know? It's expensive. Bakit mo nasabing expensive? Dahil, itong dalawang hero na to, usually, again, they need a lot of gold. Kailangan nila ng sangkatutak na farm para maging malupet sa laban. Pero nangyari agad yon, maaga pa lang. Bakit? 13 minutes and 36 seconds. Bakit nga ba? Dahil yon kay Boss Min. Bro, the Min Man panggulo. I get it. Yung kadita ni Man actually was basically a diversion. Min was doing all the jobs that a Hilda has to do.
in order to slow down yung mga ginagawa nila Mobile Zane para mabisi sila fried chicken. Si Boss Panda pala dun sa topside. Eh, grabe na ang farm. Zix, 6-0-2 by the way. Itong 1-1 na ito, hindi man lang nila napabagsak. Actually, ang mission dun ng The Valley was to shut down, tama yung casus natin, shut down that gold lane na hindi nga nangyayari. Kasi, guys, busy-busy ba naman kayo kay Min? Paulit-ulit na nag-invade. Nagsisticker sa mukha mo. Eh, ewan ko na lang kung sinong hindi ma-disappoint doon or sinong hindi ma-distract doon. Ah. Pero at this point, you know what? It's all good. Sabi nga ni Boss Manjin, it's too late. It's too late to apologize. It's too late to start pretending and everything. Basta yon. And at this point, it's just very... It was performance na. Wala nang hype-hype. Wala nang prediksi-prediksi. Performance na lang, and in the best of one, especially, eh, talagang nag-shine itong draft ng Team Hack. Actually, hindi nga sa draft eh. More on sa gameplay talaga eh. And as you can see, Gary was very methodical din sa mga fights na kinukuha niya. Pansinin nyo ah, actually si Gary, after that initial fight, more on ano na lang siya eh, nakatayo na lang siya dun sa mga top, sa mga ibabaw ng pader, using Finch Poise, para mag-gain ng vision. Isa din yun sa reason kung bakit mas naging safe. Kasi, isipin mo, meron kang ulin dun sa wall, di ba? Makol niya, nasan yung mga kalaban? Nasan ba yung, ano, nasan ba yung mga magagank? Nasan si Fried Chicken? In danger ba itong si Panda? All of that combined with, syempre, goods na din yung laning phase na ginawa ni Lola, combined with the vision talaga, eh talagang hindi na nagawa ng paraan ng The Valley na ma-shutdown itong si Panda. And actually, from there, nung dulo, isang lipad na lang ginawa ni Panda and that was all she wrote. Na isa-isa na niya. Even with the Lolita, by the way, hindi niya napigilan ang MVP performance nitong si Panda. 6-0-2 with a 66% kill participation, meaning halos lahat ng teamfight is actually nandun pa rin siya. 800 GPM is very, it was very good for a gold lane considering na they're facing off against, I think, a very strong assassination lineup mula dito sa The Valley considering na meron pang Akai dyan. Isipin mo yun, di ba? Na normally, you'd be very hard-pressed. Maganda yung mid-game fight sana ng The Valley na meron kang panggulo, di ba, na Eve, meron ding mga malilikot tulad ni Akai, di ba? So, I think this is actually a pretty miraculous performance mula kay Panda. Pero then again, hindi lang siya talaga yung nag-shine dito. Nag-shine dito, ang distraction! The man on the Min, Sean. Sabi nga ni Manjin, itong si Min. And I think, Panda must be, ano, nung, siguro after nung, ano, after nila ng nung game, malamang todo ano si Panda. Grabe, Min! You did mission complete! Ayan, Manjin, okay ba? Okay na ba yan? Mission complete talaga sila kasi nagawa nila yung win condition nila which is todo taba. You know, itong Panda na ito and the farm was successful and they were able to keep them in check. Actually, yung ginagawa ni Min, aside from harassment, kasama ni Gary, tumutulong din siya ang laki ng bagay para sa vision ng mapa. That is the only way na makaka-farm kayo ng tuluyan pag alam mo kung nasaan ang iyong kalaban. Kasi hindi ka mong problema, hindi ka magugulat or masusurprise by a Grok. Although nangyari din naman yon from time to time, I think we'll see that on the replays coming up soon. I mean, hindi naman totally wala si Fried Chicken, si Fried Chicken doon. There were times na nakahuli sila pa isa-isa. Sabi nga ni Manjin, nako, itong Team Hack parang tumatagalid kasi naiisa-isa sila nitong The Valley. Pero wala eh. Isang one big team fight dun sa dulo, I think was very crucial na hopefully eh, makita din natin mamaya sa ating mga replays. It was very crucial kasi hindi din madali they activate ang crossbow of Tang lalo na dito sa mga kalaban ng Team Hack, which is The Valley. Kasi imagine mo, makunat yan, di ba? Madaming crowd control. Ayan, nakita natin. Meron pa Lolita na may bulwark shield. Imagine mo. Pwede niya ma-shutdown, pwede niya ma-block halos lahat ng mga shots na itong 1-1 na itong sakali. Pero again, one by one, pumipitas naman. Nice try from The Valley, I have to say, at this point.
They're also, I think, akala ko munti ka na sila makabawi dito kasi nice catch yun, no? Actually. Nakita niyo yung catch niyo, that was very, very good ni from Mobazane na nahuli pa niya yung lumilipad na Ling. Pagbagsak na pagbagsak, pinredict niya. Pero it was too late kasi the firepower, tiyan mo, Panda, free hit, pansin niyo naman ako. Sabi ni Panda, sinisin zone niyo ko. Guys, nandito lang ako. Naghihintay sa inyo. At yan, wala pang bulwark shield, hindi na block. It's a double kill pa ang nangyari. Again, over and over again, Fried Chicken, nice try. He spots out yung mga outliers, di ba? Nahuli niya yung mga isa-isa. Pero ito, ito na! The one big play, bro! It's just, I don't know. After that was very clear-cut. Aside from, after mag-split push ni